Good day po sa ating lahat, mga kasaka, at magandang umaga pong muli sa inyong lahat. So, para makapag-umpisa na po tayo ng ating nursery business, ibabahagi ko po sa inyo kung paano po ang paraan ng pag-grafting. Ituturo ko po sa inyo step by step para kung gusto nyo na magnegosyo, pwede nyo na pong umpisahan. So, panoorin nyo po at tapusin ang videong ito at marami po kayong matututunan. Salamat po. So, mga material po na ipoproduce natin at mga tools na gagamitin natin sa pagbabading ay ipakikita ko po sa inyo. No? Ito po ang tinatawag na budding knife. Ito po ang ginagamit namin sa pagkakat at saka sa paggawa po namin ng mga budding tape o grafting tape. Ito po ang kanyang itsura. So, pwede nyo po itong ma-order sa mga online shopping, sa mga online shop. So, kung available po ito sa mga agricultural supply, pwede nyo po itong ma-avail. Ano? So, kung bibili po kayo, hanapin nyo po itong ganitong klase kasi ito meron po siyang safety feature. Pwede natin siyang i-fold patapos natin gamitin kasi napakatalas po nito. Ano po? Itong tinatawag po namin na budding knife. Then, ang isa po sa lagi namin ginagamit itong pampruning, ang tawag po namin dito. No, ito po yung mga pangkat namin sa mga sayon o no, sa mga stick. Saka pantanggal po namin sa dahon. So, available po ito sa mga, minsan sa hardware. Mabibili po natin ito. Saka sa mga agricultural supply. Available din po ito, mabilis lang po itong hanapin. Itong ganitong klase ng budding ito pong ganitong klase ng pampruning, no. Tawag po dito ay minsan ay pruning gear, pruning sheet. Mabilis lang po itong mahanap. Then ang ginagamit po namin sa pagtatali or tatawag na grafting tape or budding tape. Pwede nyo po yung ma-order yung mga ready to use. Pwede nyo po ma-order yan sa Shopee o kaya sa Lazada. I-type nyo lang ang grafting tape. Lalabas na po. Nandun po ang mga presyo niya. Pero kami po ay homemade po kami. So, kami na po ang gumagawa at nagpo-produce ng tinatawag na grafting tape. So ang ginagamit po namin na grafting tape, itong ganitong uri ng plastic. No, kung nakikita nyo po sa video, yung Calypso ang kanyang pangalan. So, itong si Calypso na ito ay sikat na sikat po sa mga handaan dahil ito po ay ginagamit sa mga paper plate o sa mga pinggan. Sa ganito pong klase. Yung pinggan, ito po yung nakikita natin sa mga handaan na inilalagay nila. So, ang karakteristik kasi nitong plastic na ito, meron siyang elasticity. So, pagka hinigit natin, humahaba siya, hindi siya kagad napuputol. Ano po? Siguro, familiar po sa inyo yung si Calypso. Kahit hindi natin siya imbitahan sa handaan, talagang hinahanap ito ng mga maghahanda, yung pangalan na Calypso. Then, siya pa rin yung pagkatapos ng handaan, siya pa rin yung ginagamit, ano, yung binabaunan ng mga ulam. Kaya sikat na sikat po ang pangalan niya, ano. Kaya madalis lang po natin yung hanapin. Yung si Calypso na plastic. So, then ituturo ko po sa inyo kung paano natin siya ikakat, no. Kung hindi kayo makakapag-order ng mga budding tape at grafting tape, isa po yan sa ituturo ko kung paano natin siya ikakat. Ano? Kasi dun sa mga online shopping nyo din, medyo mahal. Magkano lang natin mabibili sa market ang ganitong klase ng plastic.
Minsan 50, 60. So, marami na na pwede nating magawa na ganitong klase ng pantali. So, ito po, gawin na po natin yan at para may handa natin ang pag-grafting. So, unahin natin ang pagka-cut or paggawa ng homemade na grafting tape. So, sa paggawa po ng budding tape, kailangan po natin siya ng chopping board na pagpapatungan. Then, kumuha po tayo ng mga 3 piraso ng plastic. So, pagkakuha po natin ng plastic, ipatong po natin siya sa chopping board. And then, i-cut po natin itong pinakadulo niya ng plastic para ma-open. So, i-cut po natin siya ng ating budding knife. So, ito po yung aalisin natin. So, pagkatapos po natin ma-cut ang pinakadulo niya, kunin po natin yung pinaka-center. So, pantayin po natin siya mabuti. Then, pag nakuha po natin yung pinaka-center ng plastic, so, i-fold po natin siya sa gitna, no? Then, kapag nakuha na po natin yung pinaka-center, i-cut din po uli natin siya. I-cut po natin ang plastic dito sa pinaka-gitna. So, dapat po matalas ang matalas po ang ating budding knife para maging maganda po ang result ng gagawin natin na gulo. So, i-ano na po natin itong pinakadulo. Ayan, i-roll po natin ano, yung pinagkatan para mas mabilis po ang ating gagawing pagka-cut ng ating gagawing budding tape. So, i-roll po natin. Then, roll pa po. Then, patapos po natin i-roll, alisin po natin itong pinaka, i-cut po natin itong pinaka dulo, no? So, i-cut po natin yung pinaka dulo, no? So, sa pag-cut po ay tuunan po natin ng madiin. So, antayin po natin na po na mahulog, ano po, iwasan po natin siyang ikat ng diretso para pantay na pantay. So, ang sukat na gagawin po natin ay 2 inches, no? Pinaka ano niya, pinaka pangkaraniwa na aming ginagawa, ito po ay 2 inches, no? Dito po natin siya ikakat sa 2 inches. So, then, ituunan lang po natin siya. And antayin po natin na makat po siya. Then ulitin po natin, cut po uli natin ng mga 2 inches. Hanggang sa matapos po itong gagawin nating budding ano itong ating ginagawang grafting tape. So ganyan po siya kasimple ang paggawa ng grafting tape. So iwasan po natin na i-slice po natin ng papaganito ang ating budding tape. Kasi pagka ganun po ang ating ginawa hindi po magiging resulta. Mabilis yung mapuputol. No? Kaya make sure po na matalas na matalas po. Ganun po. Pag ikinat po natin siya ng diretso na ganun, napuputol. Maaaring maputol po. So, ganun po ang paggagawa ng grafting tape. Ganun lang po kasimple ang paggawa ng homemade na grafting tape. So, ipakikita ko po sa inyo ang naging resulta ng ating ginawa na
na grappling tape. Oh. Ito na po siya. So, pagkakuha nyo po ng isa, doble po ito. So, alisin po natin. Ganito. Kusot-kusotin nyo lang po din. Maghihiwalay na po yan. So, kapag maganda ang resulta ng ginawa nating grappling tape, kapag binatak po siya natin, oh, so, napapahaba po. Hindi na puputol. Pag maganda ang pagkakat ng ating grappling tape. So, kapag marunong na po kayo nito, yan. Hindi nyo na kailangang bumili nung ano, mas malaki ang matitipid kapag homemade na grappling tape ang ating gagawin. So, dako naman po tayo sa ano, actual na pag-grafting. So, ang ipakikita ko po sa inyo yung sa Lansones po na kasi pangkaraniwan na itinatanim ng mga tao ngayon ay yung Lansones. So, tuturo ko po sa inyo kung paano natin isasagawa ang pag-grafting ng Lansones. So, ito po yung actual na pag-grafting o pagdudugtong na ituturo ko po sa inyo kung paano po yan ginagawa. So, ito po yung kanyang paano po siya itinatali. So, ito pa po ang isa sa isang halimbawa pa. Close up po natin. Ayan. So, ganun po siya kabilis at kasimple kapag natutunan natin ang tamang paraan. So, nakita niyo po kanina kung gaano kasimple lang sa marunong yung pag-grafting na Lansones. So, ngayon, ituturo ko po sa inyo ng marahan para makita niyo kung paano yung paraan ng pagtatali. So, kumuha po ngayon ako ng sayon o stick na ating idudugtong. So, puputulin po natin ang mga dahon. Gamit ang ating pampruning. So, ito na po ang magiging itsura niya. Tinatawag na stick o sayon na gagamitin natin. So, kung kayo po ay magdudugtong o mag-grafted na Lansones, pinaka-the best na kuhanan natin ng ganito ay yung mga namumunga na. Para mas maaga siyang magbunga. So kapag kukuha po tayo nito ng ganitong stick, mas advisable po na kuhanin natin ito doon sa mga nasa labas ng mga sanga o doon sa naaarawan na po para marami siyang maging buhay pag tayo po ay nagsagawa ng pag-grafting o sa ating mga Lansones. So, pagkatapos po natin ito na makuha, so, ang sukat na puputulin natin dito ay halos isang dangkal sa pagkuha nitong stick na ito. So, ikat na po natin ito. Then, pag na-ikat po natin ito, ihanda na po natin itong ating tinatawag na stock. Ito po yung tinatawag natin na stock o yung seedling na Lansones na wala pa pong dugtong. So, ang gagawin po natin dito ay puputulin natin dito sa part na ito. Then, sa pagkatapos natin putulin ay ikakat po natin yan ng, sa gitna ng 1 inch ang lalim. So, pagkatapos natin maikat yan,
itong ating stock. Ito naman po ay ating i-slice na parang letter B o yung parang B shape ang magiging dating. So ang pinaka laki niya ay 1 inch din. So ipakita ko po sa inyo na ating pong hahatiin siya ng parang pa B shape. So dapat matalas po ang ating budding knife. So ito po ang magiging itsura na niya. Nakakita niyo po sa video, style B-shape na po siya. Then pagka na ano na po natin yan, na kayasan, saan tawag sa Tagalog na kayasan o na slice natin, ano, make sure po na ang pagkaka-slice natin dito sa bawat gilid nito ay dapat pantay na pantay po ito. O kaya kailangan natin siya ng matalas na budding knife. Then pagka na-cut na po natin ito ng ganito, so ilalagay po natin ito dito sa pinaka stock niya, ano po, sa pinaka gitna. So yan na po ang magiging itsura niya. So pagkatapos po natin na mahati siya sa gitna, then inilagay po natin itong pinaka stick o yung galing sa mother plant na halaman. So ito na po yung ating ginawa kanina na budding tape or grafting tape. So ang umpisa po ng pagtatali nito ay dito sa pinakailalim. Then pagkatapos po niyan sa ilalim ay ikutin po natin o batakin po natin ng konti, then ikutin natin. So, mga dalawang beses po natin ikutin hanggang sa umabot dun sa pinakataas. So ganyan lang po siya natin dapat. So ikutin pa rin po natin para mas mahigpit. So habang iniikot po natin, kailangan po natin siyang batakin ng pauti-uti. Yan. Para maging mahigpit. Then pagdating dito sa pinakadulo, ilock na po natin. Yan. Ganito po yan, oh. Ang paglalak. Then kunin po natin, batakin. Yan po ang ito po ang magiging finished product ng ating pong ginawa. So sa pagtatali po ay kailangan natin ng maging mabilis sa pagtatali dahil kailangan natin itong kailangan po natin kagad ito na mailapat. Dahil kaya kailangan na mabilis ang pagsasagawa nito para hindi matuyo yung kanyang pinakasariwa, no? Kailangan lagi siya sariwa kasi ito may mga data o may mga mancha na kailangan na ma-absorb kagad nitong stock na ating ginamit. So, para maging 100% na maging mabuhay siya, eh dapat maibalik natin kagad dun sa pagdudugtungan. So ganun lang po siya kasimple. So magbibigay po ako sa inyo uli ng isang halimbawa kung paano po natin sinasagawa ang pagtatali. Ito po ay example, no, para makuha nyo yung paraan ng pagtatali. So hatiin uli natin sa gitna. So kuha po uli tayo ng stick o ng sayon na gagamitin po natin. Then i-cut po uli natin siya ng V-shape. So sa pagpili po ng stick, pag may mga blemish na kayo nakikita dito na ibang kulay, maaring orange or red dito sa pinakikitna, wag nyo na pong gagamitin yon, no? Hindi na po yung mabubuhay. Kaya dapat ang pinaka-perfect na makuha natin na stick na idudugtong ay itong ganitong kulay, halos puti pa. Pero pagka nagkaroon na po siya ng mga blemish, kulay ng red, orange,
eh hindi na po natin dapat yung isang cup dito sa seedling, no. Tapos ang stock na nakukuha po natin, o itong mga stick o sign na makuha natin, eh minsan mahaba ito, so pwede po natin siyang pagtatluhin o dalawa hanggat may nakikita kayo na ganito na bad o yung mga malapit ng sumuloy, no. So, ang tinatawag po namin dyan ay may mga mata, no. Ito, dalawang mata po ito. Yun po ang pipiliin po natin na stick. Pag wala na po siyang ganito, eh huwag nyo na rin pong isama. Dahil wala po yung pagsusuluyan ng kanyang suwi. So, kailangan ang perfect na kukuhanin natin ng stick, eh yun po may mga ganito na mayroong mga bud. Pag wala na siyang bud, huwag nyo na pong gamitin. Ano po? So, balik po muna natin ito. So sa pagtatali po ay ginagamitan lang po yan ng ganito. Tatlong dariri ang kailangan natin gamitin para mahawakan po natin itong budding tape. So ang paghawak po nito ay kung nakikita nyo po sa ilalim, ito po ang nagsisilbing panghawak niya. Yan sa ilalim. Yan sa ilalim po, ano, pagpa... na iniipit po yan, ano, ito po yung pinaka nagiging pambata ko, panghigit natin sa plastic, pinaka lock. So ilagay natin sa pinakailalim, yan po yung pinakailalim. Then pag sapit po sa ibabaw, ganito po ang magiging itsura niya. So ito po ang magiging dapat maging itsura ng inyong itong ating budding tape. So nakita niyo po sa ibabaw, good. Yan po dapat ang magiging itsura pag tayo po ay magtatali. No. Ulitin ko po. Pakita ko po. O, sa ilalim po. Yan, yan. Ito po yung pinaka-ilalim. Pinaka-ilalim po yan ng aking daliri. Itong dalawang ito, yung magkadikit, yung hinlalaki po natin saka itong isang. So nakita niyo po. Then pag inano ko po yan sa pinakita sa ibabaw, yan, ito po ang magiging itsura niya. Yan, ito po ang magiging itsura ng paghawak sa ating pong budding tape. Paghawak po ng budding tape, yan po dapat ang magiging itsura. So, ulitin po natin dito sa ating ginawang halimbawa para makuha nyo po. So ulitin po natin dito, panoorin nyo po. Gagawin ko po ito ng marahan para makuha nyo po ang pagtatali. Yan. Yan. So naipit na po natin, ano, kagaya ng pinakita ko po sa inyo kanina. Ganito po ang paghawak sa budding tape. Then, ipagdikit lang po natin ang ating dalawang daliri sa ibabaw. Then, pagka magdudugtong na po tayo, ikot po natin. So, nakalak. Nakalak po itong sa ganito. Ito po ang pinakalak niya. Then, batakin po natin. So, pagbatak po natin, ikot ng ganito. So, pag nakaikot na po siya, i-release nyo po. I-release yung hawak doon. Then, sasaluhin po siya nitong isa. No? Sasaluhin po nitong isang daliri. No? Ito niyo po. O, ayan. Nasalo na po na siya. Nasalo ng isang nasalo na po natin. Yan ang pinakasalo niya. Uli, balik po siya sa dati. Then, pag inikot po natin ito, balik po natin ganun da sa umpisa. Pero no. Salo po, no. Masasalo po 'yan. No, 'yan. Then, oh. Ganun, ikot lang po. Then
Ganun po ang paghawak ng batting tape. Ulitin ko po. Sa pag-ikot po niyo ito ay nakalock po yan. Oh. Kung nakikita niyo po dito sa aking daliri, nakalock po yan. Then pagka umikot na po siya, i-release po natin. Then pagka-release, sasaluhin po yan dito. Nakaipit. Nakaipit po siya dun sa dalawang daliri. Then sasaluhin po uli. Oh. Ilalak po natin dito, then babatakin po natin, then same process po ulit. Oh, ikot po niya, then release po natin, saluhin po ng nung pangalawang daliri po, then ikot po ulit. Oh. Then saluhin po ulit, hawakan dito, then ikutin. Oh, ito po ang gagamitin na pang release. So, yan na po yan. So, sa paglalak, ito po, patakin lang po natin, then ikutin, then saluhin po dito. No? So, sa paglalak po ay, ito po ang ginagamit. Ang dalawang daliri, isama po natin sa pagtali. Then, pasok po natin sa loob, then higitin po natin ng ganun. So hanggang dito po, sana po ay nakuha nyo kung paano po itinatali ang ating grafted na lansones. Salamat po.